Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa Gothic architecture. Alam niyo ba na ang Gothic architecture ay nagsimula sa Pransya at Inglaterra at lumaganap ito sa Europa noong 12th century? Ito ay na-develop mula sa Romanist style. Kung naaalala nyo, ang Romanist ay may thick walls, rounded arch, heavy and thick towers. Ang style na ito ay mailalarawan sa Latin word na opus Francigenum, o ibig sabihin, French work. Ano-ano nga ba ang mga katangian o characteristics ng Gothic architecture? Ito ay may pointed arch. Ang paggamit ng pointed arch ay siyang naging way para ma-develop ang rib vault. Meron itong flying buttresses kung saan sumusuporta ito sa tayog ng isang struktura o building. Meron naman itong tracery sa mga bintana. At ang pinakahuli, meron itong stained glass. Alam niyo ba na ang stained glass ay nagsimula pa sa mga Romans? Ang mga craftsmen ay ginamit ang colored glass para sa kanilang mga decorative wares. Until 17th century, ang mga glassmakers ay binaling ang atensyon from wares to windows o sa mga bintana. Alamin natin ang mga famous or best Gothic cathedrals. Amiens Cathedral. Ito ay pinakamataas na cathedral sa Pransya. Ito ay may taas na 138.8 feet at may pinakamalaking interior na umaabot sa 260,000 cubic yards. Notre Dame de Reims. Dito kinurunahan ang mga hari ng Pransya. Tinayo ito noong 13th century. Ito ay dating lumang simbahan na tinatayang 400 years old na. Chartres Cathedral. Ito ay na-recognize as UNESCO's World Heritage Site. Alam niyo ba na halos lahat ng stained glass window dito ay still intact? Yes, best preserved po ito. Nagkaroon lang ito ng konting changes noong 13th century. Westminster's Abbey. Pinatayo ito ni King Henry III noong 1245 para maging libingan niya. Ngayon, dito na ginaganap ang mga British coronations at mga weddings, katulad ng kasal nila Prince William at Kate Middleton. Notre Dame de Paris or Our Lady of Paris, kauna-unahang gumamit ng flying buttress para masuportahan ang taas ng structure. One of the finest example of French Gothic architecture dedicated to Virgin Mary. Milan Cathedral. Ito ay umabot ng 600 years bago matapos. Ito ang pinakamalaking simbahan sa Italia, second largest sa Europe, at pang-apat sa buong mundo. Di katulad ng ibang Gothic cathedrals na may dalawang tower sa harap, ang Milan Cathedral ay very unique dahil ito ay natatakpan ng maliliit na mga pinnacles. And that's the Gothic architecture. I hope you learned something today. Till next time, goodbye and God bless.